nakakakita ako yung nakabangga sa kapatid ko. Kasi sabi natin ni Tera. Nawakas magkakaroon ng hustisya pagkamatay ni Inay. Napakalaki ng problema ng iniwan mo. Bakit mo ba sinisisi si Porsche sa pagkakasara ng kumpanya natin? Alangan naman ako. May mga PBI agent ko sa labas. Hinahanap ko si Ma'am Natalie. Ganta nila ano to? May warrant of arrest kami para kay Natalie Tera. Matagal natin inintay yung justisya na to para kay Ineng. Lalaban natin yung kaso niya. Hindi pwedeng mapunta lang sa wala lahat. Ay, tulungan mo ako. Aling Trudy, pakitulungan niya ako. Kung wala ko na upuan. Nay, sandali lang ha. Rad, pero ako na upuan. Nay, upo nga po muna kayo. Dito, Nay. Nay, papatin niyo nga ako. Hindi lang ito dahil sa kaso ni Ineng. Pumabalik ba yung panghihina niyo? Pinalitan na naman nila yung gambot na binilagay nila sa akin doon sa Excelsior. Pero, hindi masyado nakakatulog. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Alam ba ito ni tatay? Ayoko na mag-alala kayo. Ano ayoko mag-alala? Ano huli nangyari ito na eh? Halos hindi na kayo makatayo sa wheelchair niyo eh. Nay, pupunta tayo sa doktor. Baka may iba pang gamot para sa inyo. Nak, wala nang tumatalab na gamot sa sakit ko. Kaya siguro dapat pagpasadyos na natin ito, ha? Ano sinasabi mo, Nay? Huwag naman sabihin yan. Huwag sabihin yan, hindi tayo susuko. Ha? Hindi tayo susuko. Ano pa ko ng ibang doktor, ng ibang ospital? Ha? Gagawa ko ng paraan, hindi tayo susuko, Nay. Hindi nga lang dito sa Excelsior Genesis. Titigil na ako ng pagpapagamot ka dito sa Excelsior. Nay, magre-resign na ako. Wala naman tumatalab na gabot sa'yo dito eh. Bakit pa ako mananatili? Nay, minapag-eksperimentuhan na lang kayo dito eh. Hindi ko na matiis na manatili dito. Isa lang ang malinaw. Kalaban natin sila. Kalaban natin sa ngayon. Kasumubo ha? Sumuko. Sir, okay na tayo ha. Hintayin ko na lang ma-process yung clearance para sa huling sweldo ko. Okay. I-text kita pag na-process na. Ayos. Salamat, sir. Brad, totoo bang si Ma'am Natalie ang nakasagasa sa kapatid mo? Oo, may witness eh. Pambihira. Kung nangyari sa akin yan, malamang nag-resign na ako. Sige, Brad.
Ma'am Natalie mo ng pasensya sa nangyari sa kapatid mo. Pasensya? Pinatay ng asawa mo yung kapatid ko. Tapos pasensya lang. Ganun-ganun na lang yun. Ano ka ba? Aksidente yung nangyari sa kapatid mo. Tsaka minsan, nakakwentuhan ko yung tatay mo tungkol sa pagkamatay ng kapatid mo. Kasalanan. Sino naging pabaya? Ikaw o yung kapatid mo? Ayun! Ka! Ano? Ano? Ilayo niyo yan, ha? Ilayo niyo yan! Wala akong sensya! Nakakutak na lang! Wala akong sensya! Pinawan niyo ako! Ayun ka, Franco! Tapo niya sa labas! Ayun ka, wala kang utak na lang! Ayun ka! Pinawan niyo ako! Ka! 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 Ayoko na makita mukha mo! Mauna kita sa pulis! Utang na loob! Ma'am, ito na po yung merienda niyo. Tinatanga-tanga mo pa dyan. Baka po kasi may iutos pa kayo, ma'am. Ano gusto mo? Magtitigan tayo. Tanga, wala! Tatawagin kita kapag may iutos ako. Umalis ka nga sa harap ko! Apo. Dati, pana-executives yung kausap mo. Turo at hindi trabaho yan. Sa maintenance po yan. Ah, sasagot ka pa, ha? Masagot pa! Ayan! Mag-swimming kayo ng mga ipis, total, magkakauri naman kayo! Sir! Wake up! Ah! 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 Ah!
Dialysis niyo ako dali! What? Don't worry. Everything's gonna be fine, okay? Ano bang iniintay ninyo? Huli niyo yung sa natin pa sa inyo! Maraming salamat mo sa oras niyo. Walang ano. Basta pag kailangan mo nakausap, kontakan mo lang ako. Sige po. Kailangan ko tawagan si Sir para malaman niyo po ang nangyari dito. Tawagan ko si Portia. Sabitin ko lang po. Ba? Kailangan natin magkita sa Genesis. May nangyari si Daddy mo. Ano? Ma! Ma, pinapakaba mo ko. Ano nangyari kay Dad? Basta magkita tayo sa Genesis. Sana magkatrabaho ng maldita na yan? Oo nga. Para hindi araw-araw kasama natin yan dito sa loob ng bahay. Anong sabi niyo? Wala ko. Balikan pa yun. Is he dead? Nagkaroon ng mild heart attack si Doc Franco. Stable naman ang lagay niya, pero kailangan niya pa rin mag-stay dito para ma-monitor siya. Dapat yata ilipat ka namin sa totoong ospital eh. Mas kampante ako sa mga doktor natin dito sa Nexcelsium Genesis. Eh, di ba, iilan lang naman ang cases ng heart attack ang na-handle niyo dito? Natalie, isa ako sa namuno sa pagde-develop ng mga gamot at therapy dito sa Genesis. Kaya dito ako magpapagamot. Doc Tony, maraming salamat ha. Gusto mo dito ma-confine, fine. Ikaw ang masusunod. Pero pwede ba mag-leave ka? Dahil bawal kang ma-stress eh. Okay? Yeah, Dad. I agree with Mom. Baka kailangan mo muna magpahinga from work. Lalo akong manghihina kapag tumigil ako sa trabaho. Paglabas ko dito, pwede akong mag-work from home. Dad. Rose, anak. Gusto po kayo. Ano po sabi ng doktor? Get away from him! Portia. Dad! Nang dahil sa boyfriend mo, kaya nagka-heart attack si Dad. Portia, tama na. Tingin mo makakabuti yung ginagawa mo, Dad. Itong Rose na to, magigimit siya ng buhay ng tatay mo. Ikaw, yung boyfriend mo, at ang dati mong pamilya. Kung ako lang masusunod, I want you out of our lives. Mamamatay muna ako bago mangyari yan. Rose, anak. Huwag mo kong iiwan, ha? Hindi ko kakayanin. Masa si Tito Franco. Okay naman.
Muntik lang magkasapakan si Rose sa Porsche kanina. Isa-isa nang lumalabas yung sekreto ng pamilya namin. Si Mami yung nakahitin na lang dun sa kapatid ni Alex. Na maraming maling pamamalakad sa Excelsior. Yun pumutok! Hindi ko alam kung saan kami pupuli. Pare, chill ka lang. Eh, sino ba naman ang walang sekreto? Tsaka, dito kami, oh. Sagot ka namin. Hindi namin kayo ahayaan kung pangama. Kailangan mo ng tulong para kumalma. Ito lang yan, oh. Gago ka! Dito'y tamang gawin parang panghay. Talo mo. Gago! Jen. Tabi! Sir, teka, ano ba? Ano ba? Tumali ka! Huwag ka niya marang! Tabi! Knock, knock! Dami niya pala. Nabalitaan ko kasi yung nangyari. Nandito ako para makiramay. Walang hiya ka. Oh my God! You're alive! I thought you were dead. Sorry. Flowers for you, Don Franco. Bastos ka! Oh! Huwag kang lalapit. Kilala mo kung sino ko. Patay mo. Mukhang corona ng patay mo dalawang bulaklak. Eh, di pala bagay ito sa buhay. Dapat, sa patay kasi tumibigay. Tulik na kasi nung napansin ko eh. Nanghiyak talaga. At least, hindi ko ginamit pang advertise ng kumpanya ko. Parang ginawa niya dati. Naalala niyo? Kayo? Ikaw po siya naalala mo. Salamat. Salamat po. Ay! Patanggal mo to, kasi small time to. Dito niya ilagay yan, no? Titigas na mga mukha, no? Wala kayong respeto sa burol ng tatay ko? At dito pa kayo nag-promote ng brand yung walang kwenta? Pero, ganda ng bulaklak mo. Na-inspire ako tumula. Roses are red. Violets are blue. Nakakainis ang mga evil. I will destroy you. Get out of here! Matakot. Bakit? Gusto ko lang naman ipakita yung concern ko sa tatay ng kapatid ko. Ang ginagawa mo dito? Kaya na nga binisita kayo pagalit. Years lang naman ako sa Excelsium Genesis. Tama nga yung sinabi nila, no? Mabi ka nga! Ganda ng facilities niyo. Mahal ang mga gamit. Pero sa totoo lang, ang dali bumili nito eh. In fact, meron na kami sa Matiang Maria. Actually, meron na din kaming mga doctors na tumutulong sa pag-aaral kung ano gagawin sa mutya para magkaroon pa ng maraming gamot. Ang galing nga eh! Gulat ako! Ang bilis magtrabaho. Puro nararamdaman ng mutya na hindi ko to ginagawa para sa pera. Kaya yun, sinashare niya yung secrets sa akin. Kahit na anong gawin mo, hindi mo kayang tapatan ng Excelsium. Hindi ko naman po talaga tatapatan. Hihigitan ko. Balita ko, hindi na napagaling si Annie Belen. Sayang. Pero buti na lang may Mutiang Maria Wellness. May mapupuntahan ng mga taong katulad niya. Ang totoo, may malasakit sa kalagayan niya.
ko pa talaga. Boxina! Ay! Ep! Patulungan mo nanay mo! Bastos! Mas mabuti ng bastos kaysa mo mamatay. Buti pa yung tatay mo, hindi tayo sa puso. Ibig sabihin, meron pa siya nun. Ginagawa mo dito. Ikaw, ospital. Mapapagaling pa natin sa atin, Belen. Very promising ang resulta ng testing na ginagawa natin. Nakuti mo siya! Umanap ka ng way na hindi niya ituloy yung plano Max, sa akin! Alam mo naman ako, anong gusto kong kapalit, di ba?